Ang pag-pronounce, so diabetic or diabetic? Ano ba? Depends upon the situation. Pag interview ka nang without serious, sabi mo, diabetic. Pero nung nanali ka, uy, namatay na pala si ano, si Scarlett. Ano yung kinamatay niya? Diabetic, uy. Ganon, depende sa situation. Depende din sa location. Pag nasa Manila ka, diabetic. Pag nasa Abroad ka, diabetic. Ay, oo. Oh. Pag sa probinsya, namatay yan kasi sobrang tamis. Diabetes. Diabetes ang kinamatayan yan. Ganon. No, but, kasi it's a common mistake na, like, even I, before, ano ko, maglibog ko sa mga, diabetic ba? Diabetic, diabetes, diabetes. The correct way of pronouncing it is diabetic and diabetes. Or diabetes. Bakit na iba-iba eh? Ang I-Israel naman na nagdata. Oo, ganun talaga sa American English ha. So you don't say diabetic, it's diabetic. Pero pag sakit adjective. Na siya, pag sakit na siya. Kung sakit siya, diabetes. Diabetes or diabetes. Noon. Parang sa ano din, ang pag-pronounce ng lead ay lead. L-E-A-D. Yun yung verb na mag-lead ka, gano'n. Mm. Pero pag nagpagas ka, pag nagpagas ka, pagas ako, unleaded, unleaded. Yes, unleaded. Sila, same, ay synonym ba yun? Yung pareho, synonym. Same ng word pero different meaning, kaya different. Ay, antonym. Kung pero different man sila pag-pronounce, antonym siya. Antonym is... Ano, they have different meanings. Sino, alam mo, sino naka... Opposite meaning. So, kilala mo sino naka-invento ng antonym? Ano? Si Mark Antonin Fernandez. Nood ko, guys, ang sarap-sarap ng ano. Ang taba, oh. Ang taba, sobrang. Ang dami ko nakain na aligyo. Sarap-sarap. Tingnan mo, oh. Goodness. Alam mo na ano, di ba, na ang bakla talaga yung maraming ano. Ano? Bakla yata ito eh. Mututo ba yan? Yung kapag, what do you call that? Kapag crabs, mas mataba ang babae kaysa sa lalaki. Mm-hmm. Pero pinakamataba daw talaga ang bakla. Ang bakla. Eh yung kasa tomboy naman, ano, mataba rin yung tomboy kasi. Hindi, pareho na. Yun, we share na pag bakla yung ano, tayo na yung dalawa. Alam mo ang kwento niyan? Ang alamat ng aligi? Hindi. Ay, may alamat siya, ha? Kasi, yung aligi kasi, yan yung ano laman ng talangka, yung paborito natin. Mm-mm. Yan din yung paborito ng pagdating sa tao. Kaya, konti lang yung sa aligi ng lalaki kasi, sinisira niya yung, tinitira niya yung babae yung aligi. So, yung aligi ng lalaki napunta sa babae. So, ano ganun siya? Ganun ba yun? Oo, tinitira niya yung babae yung alimango. Kaya, ang babae, mas mataba sa lalaki. Kasi yung aligi ng lalaki napupunta sa aligi ng babae. Kaya ang bakla mas mataba kasi yung bakla umigop ng aligi ng babae. Diba? Diba? Diyos ko. Aminin nyo, masarap ang aligi lalo na pag ano, marami, diba? Hindi na makain-kain itong animal na diba? Oo, mahirap siya kainin ng very light. Kasi ang tinawa ang cute ng table namin. Pero ang sarap niya, guys. Tatry ko ngayon. Taba. Taba, no? Mm-hmm. Yung tomboy naman na alimango, panis na yung aligi nila. Ang sarap. Tsaka may nagsabi sa akin yung friend ko na they supply mga seafood sa mga restaurants. Mataba nga daw talaga yung bakla. Pinakamataba daw yung mga bakla na. Oh, you see? Talagang kahit sa mga crabs, may bakla talaga. So, oo, lamang kami mga bakla. Kaya huwag mo kaming binabakla. Bakla lang. Oo. Lamang kami. Gusto nyo, pakita namin yung aligi namin ngayon. Lalo na 1 month kami lock-in dito. Yung aligi namin, ipon na ipon. Yes, ka Lord. Si Brenda, marami siyang suitors. Sabihin ko sa inyo, marami siyang suitors na. Kasuguro minsan, squatter. Minsan, nagigising na lang ako na ano. Pagising na naman kami ng umaga nga. Nag-whisper na yan. Susan ka? Bakit ganyan? Ba't ka napapatawag? Atakalin mo naman kasing ano? Paulit-ulit tawag? Uy, wala ka tawag! Ano yan yan? Naginip lang ako. Guys, gusto ko pong invitehin ang lahat. Sa lahat ng mga nagpapakain sa amin ngayon dito, at sa lahat ng mga mayroong mga gustong ipa-endorse, lahat-lahat, kagaya ng mga ginagawa naming social climbers, nakita nyo naman, tingnan nyo kumakain kami ngayon. Walang bayad to. I even bought this one. I paid this one. He paid for this one. Mm-hmm. Wala.
Walang promotion to, pero salamat Kapitan Gimo kasi nagbigay sila ng freebies. Pero sa lahat na magusto magpa-promote diyan, go ahead and message lang niyo po kami. Lalo na si Jimmy, patabain natin si Jimmy. Bigyan niyo lang kami, patagal padala lang po kami, hindi kami manghingi ng 5,000. Ah! Talaga siya. Okay. Hindi kasi marami naman ang nagbigay din sa amin. Lahat kilala niyo naman. Halos araw-araw meron kaming binablog, di ba, dun sa bahay. So ngayon dito naman sa ano, huwag niyo nang padalan yung social climber kasi mga ano, hindi sila maganda. Meron na akong bagong ano, kami mga, hindi kami social climber, mga social talaga, as in, yes. Legit na social kami dito. Di ba, naka-hotel kami. Nasa kabilang room lang namin sila ni Isa Calzado, Judy Santamaria, Marcel, yes. Soriano. Legit kami na social, hindi kami yung kagaya ng mga social climber na sa bahay ng mga squatter. Siniraan! Ang hirap kainin, pero ang taba ng ano. Actually, ang sarap na kumain ng ganito kasi it's my first time to eat like using my hands talaga. Wow! Kasi sa bahay namin, we have two yayas kasi and then the spoon feed. Tama, spoon feed. Mm-hmm. And then we don't use our hands. We use our feet. So kaya kayo na siya nakapagkamay kasi paapala talaga. Ang haba ng videos namin guys, sana hindi ka nag-i-skip kasi 17 minutes na siya tapos meron. Ayoko nga no. Diba? Hindi ko pa na-try yung ano, try ko nga ito. Yeah. Mm. Try mo yung ribs. Ako tinikman ko lang. Yung ribs. Na sabi ni Brenda, ang sarap-sarap at sira. Depende sa pagluto. Ako, ang sarapan ako sa ribs. Mmm. Malambot kasi yung ribs nila. Alam niyo ba ang sekreto ng Kapitan Gimo? Kaya malambot yung ribs nila. Last December pa yan nakababa. Niluto nila, eh, may narinate. Tapos last December, nilagay sa rep. Tapos ngayon pa nila. Every 7 months po nila natanggal. Malambot siya. Malambot yung meat. Ngayon lang ako nakakain ng crab na ganito kataba. Hmm, taba. Bakla siguro sa lahat. Alam niyo siguro mga bakla yung kakain sa kanya. Oo. Huh? Ala. May tao? May tao. Tumatawa. Yung kaya yun? Hindi. Wala kaming yelo! Ubus na! Hi! Kain! Nagmumumaygat din ito kami. My God, meron kaming, oh my God, ano oh ba yan? God, si Mr. Carlos! Carla! Sulisita! Oh my God, you're mukbangin. Yeah, mukbangin. Yeah. Pinipare namin yun, no? Parlay. Oo, shrimp, tsaka ano, rice. Yun, si Tar Carlos, ladies and gentlemen. Yun, eat na, kasi ayaw ko na talaga yun, mga ramen, ano. Ay, sige, parinig mo. Sobrang busog ka na, that's why. Oh my God! Siyempre mag-skip ka, Marcia. Oh my God, apa ko sarap naman ito. Dito, go, go. Mamaya may mukbang ako, ha? Tayo, ha? Meron na naman. So, paano kami di tataba dito? Mamaya pong hapon, meron kaming merienda mukbang kakanin. Kanin. Tapos sa gabi din, nag-order din si Brenda ng dinuguan ni Didong. I-deliver yun later. Pero nakapack na siya kasi may social distancing. Mm-hmm. Ang sarap. Ano ito? Parang kakainin ito. Kailangan i-break siya. Kaso ang tagas nung... Basta nang lahat, mahirap i-break. Kasi ako ang bilis kong i-break ng jowa. Depende yan kung may ibong ka. Nag-clap na nga eh. Nag-wave. Oh, suitor niya yan. Suitor 1 niya yan. G. Alonso is waving. Nakakaloka yung nag-chat na wave pa lang. So alam na ho niya. Ang ibig sabihin po ng wave, chat na yan. Oo, kailangan mo ng i-sebuan. Gcash na daw para kumadali. Pwede na transfer. Ganun ba yun, ma'am? Ay, maganda ka. Hindi mo na-experience yan. Ah, hindi naman siya ganun. Narinig ko yung kwento mo kagabi. Totoo ikaw ba? Ang ibinibili ng alam. Ay, no. Ay, oo. Oh. Di naman oh my oo. God. Ah, oo, pero ano, after that, siningin din yan. May nag-o-object. No, what happened kasi last time, bigla kailangan namin mag-bonding ni Isa kasi kami magkasama parang sa scenes. So, she asked na dapat mag-bond kami. Yeah. And, ayun, may dumaan. Tapos, ano, tapos kagabi, tsempong-tsempo kami magkasama, kami ni na Curse, ni na Nat.
Tapos nandun na pala sila. So, she reserved the seat for me. Sabi niya, Jamie, dito ako. So, napakahinto ako tuloy sa ano sa love story ko. Sa love story pala. In London. So, to this day naman, yung kinento ko talaga, yung sinasabi nga nila Izzy, nila Ate Cheska, sobrang daw nagsaspark yung mata ko habang kinikwento ko. Sabi ko, nagsasparkle yung mata ko. Habang kinikwento ko, sabi ko. Kasi, whenever na, hindi ko na masyadong nakakwento yan, ang tagal na rin, last night na lang ulit, after I think a couple of years. Pwede naman. Kasi favorite memory ko talaga siya. Totoo yun. As in, every time ko na-remember yung memory na yun. Pag ako umiyak, wala na ako. As in, naano talaga ako. As in, sobrang saya ko. Feeling ko, maganda ako yung ganun. Charina. Maganda ka. Dun sa London ko naramdaman. Alam niya, maganda ka. Tingin. Guys, thank you so much guys for watching. Binabay. Paano binasag to? Ganyan ko sa pader. Grabe na single. Parang yellow lang, gano'n? Oh God, wait lang. Kasi sa London na lang ganyan sa inyo. Rich kid ka kasi. Alam mo. Wow, rich kid daw talaga. Sa amin kasi hindi binabasa, kinakain pati ito. Pina-pressure cooker. Diretso na. Thank you so much sa lahat na manonood ng videos namin. Almost 5 million na po yung nanood ng Mr. Speedy Driver ko na si Hero de Guzman. Salamat. Grabe, meron akong friend. Na ano, yung nabili sa atin yung tinapay, gusto niya yung love story mo dun, Day. Ay, panay. Ako din, natutuwa ako nung nakita ko yun eh. Ang dami nag-message na part 2 daw. So, paano yung part 2? Mag-deliver siya dapat dito. Eh, di ba nga, paglitan na dito. Okay, bakit ka nag-vlog-vlog dyan sa labas, diba? So, kasi we're not allowed. After na lang siguro ng lock-in, my God. Ang susunod niyan, imamukbang ko siya, my God. Lock-jo mangyayari na. Siya ang imamukbang mo. Hindi, actually, dito. Pag may delivery ka po, we have a drop-off area. And then, yung driver or yung magda-drop-off, iiwan muna niya doon. Yes. Tapos, a couple of minutes later, then we go pick it up. Oh, outside. They can't go inside. Yun ang proto-load. Protocol. Grabe yung protocol. Nag-English meeting kami dito. Wala siyang nagawa. Talo siya. Talo ako. Ang galing-galing niya. Oh my God, you have a London accent. Natalo ka na. Yeah, she doesn't know how to translate the Tagalog kasalawikain in English. Ah, talo ka nga. Ma'am, grabe siya. Galing-galing niya. Talo ka nga. Naiiya yung mga Shakespeare yung gano'n. Grabe, out of the books. Ayan, wala nang Webster. Wala na. Brand Damage Dictionary. Ibang klase. Sarap ko to, gusto ko tong anuhin. Basagin mo, ganun mo. Sige. Ito oh! Akin yan. Ako din. Please, Brenda. Sa toilet ko, ginaganon yun. Sa bowl. Sa ngayon, nasa hotel kami. 1 week na kami dito ngayon. And we have 4 more weeks to go. Mm-hmm. Right? It's a different experience kasi first itong nangyari, syempre parang ano pa siya, experimental pa siya. So everything, wala pang master, marami pang glitches, ganun. But everyone is very cooperative. Ha? Glitches, ganun. But everyone is very cooperative because we're all in this together. Payat yung sayo. Ah, talaga ba? Oo. Nasa may-ari daw yun, kung ano yung may-ari, ganun yung makikita. Ay, panita yun. Yung sa kanya, ang taba. Gusto mo, payat? Okay lang. Hindi, kung sa'yo yun, kakain ako. Masarap. Grabe. So, may pork ka lang naka-join? Kang allergies. Wala kami allergies. That's good. Favorite ko seafoods actually. I love it. I can eat it every day. May allergy? May allergy kami sa... Sa bills. May allergy kami sa mga lalaking ano. Paminta. Chare! Huwag naman. I have a lot of friends. No, I cannot cook myself. No, I can't. Kasi si ano... Si Tart is medyo mataas yung sugar, so... So, is this also from... Yes, they provide that with the food. O, yung paminta, joke lang yun ha. Marami kaming friends and ano. Pero kasi si Brenda, several times na siyang na-fall. No. Kaya I hate talaga, allergy na talaga ako. The more you hate, the more you love ko lang. Ay. So, parang... Ang feeling namin... Typo kito. Ano, parang... ano... Doon kami allergy. Some of them kasi, like ako, I feel like whenever namimit ko kahit gano'ng kagwapo, pag feeling ko, pag malalaman ko na paminta sila, and we have gaydar naman kasi,
gaydar. We have gaydar. So, pag nalalaman ko na ano sila, they're gay, ang feeling ko parang kapatid ko na sila agad. So, nawawala na yung attraction ko sa kanila. Ganun ang feeling ko. And I can't help it, like, in London also, like, whenever we go out. In London, like, whenever we go out to bars and clubs and etc. And, wow. So, ano, parang ang daming mga pogi, ang daming, as in, they look like hunks and sobrang mga ang gaganda ng katawan, ang pogi talaga. Mm-hmm. But since we go to, like, the gay clubs, alam ko na na they're bading. So, hindi ako lumalang, hindi ako nakakalandi. Ano ko, parang, oh, mga kapatid ko to. So, I just go there for to have drinks and to dance and, you know. Mm-hmm. Bakit yung isang gabi ng ano, second day natin, parang kinakalbit mo ko? Uy! Hindi ka naman daw kasi pamin. Hindi ka naman pamin. Pagod. Para. Kumain ka pa, di ba? Dapat magaganyan ako eh. Ano? Ganyan para social talaga. Ay, oo nga. Dapat naka-ano to. Yeah, di ba? Kasi may mga bathrooms kami isa-isa. Kaya nga. Diyos ko, alam niyo ba yung bathroom na to? Ang silbi nito pag ayaw mong mag-bra. Kaya bra robe. Bra robe! Bra robe to. Oo, oh, walang silbi to sa ligo-ligo. Ano? Kung tayo ay ano, magandang buhay, sino ka? Ako si Jelina. Oh, Nelay. Pero yung cameraman na lang ako. Huwag lang, kasi ako na si Melay. Hindi, ikaw kasi si Melay, mas personality mo si Melay. Mm-hmm. No, I don't like Melay. What? Alam mo ba, grabe yung ano ko sa kanila. Hindi, inspired ako mag-PBB dahil sa Milasan, di ba? Ako, love na love ko si Melay. Kasi siya yung unang pumasok na talaga. Keber kayo sa inyong mga itsura. Correct. Naminahal na mga tao. Alam yung love story. Tsaka yung love story nila talaga na parang, oh, yung si Jason talaga. Na in love. Love siya noon. So, oo naman. Makipag-away nga yun. Siyempre, nakikita kami natin Melay sa ano, sa magandang buhay. Ay, Mia! Punta ka sa bahay, magkain tayo. Ganun-ganun ka agad. I really love her. Milasan forever. Oh my God. So, ikaw si... Ma'am si... No, we are the Charlie's Angel na lang. Ah. Okay, sino ka doon? Kulo na yung S pala, ma'am. Charlie's Angels. Kasi ikaw lang mag-isa akong Charlie's Angel lang. Awag na lang. Anak, Arnina na lang. So, syempre kung Charlie's Angel, siya na si Cameron. Modeline. Ah, ako si Cameron Diaz. Oh. Ako si Lucy Liu. Lucy, oh. Drew Barrymore! Oh, di ba? Kasi hindi ko mag-drew kasi. Then, may angle akong Drew. Ha? Oh. Arellano. Hoy, gwapo yun. Pogi yun. Kapit-bahay ko yun si Drew Tia Arellano. Sila talaga yung couple na walang issue sa isa't isa. No? Sobrang bait nung dalawang yun. Sometimes I visit them. Sometimes. Ano? Kasi magkapit-bahay, magkaharap lang yung... Oh, really? Yung ganyan. Hindi, sobrang bait. Ayan ang karma. Karma yun. Sobrang bait ni Ian tsaka ni Drew. Tsaka cute-cute ng mga... Dalawa kids. Nilang kids. Na magiging tatlo na very soon. Oo, buntis pala. Grabe, Drew, no? Grabe. Eh, nag-shoot kami ng ano, ng Mars Pamor. Wala namang chan to si Iya. Tapos nakita ko sa Instagram. Ako din di ko alam. Tapos, dinu-joke ko pa siya na, kasi nakita ko video ni Leon, yung second son nila. Mm. Tinatouch yung leg. Ginaganyan, di ba sa atin sa Cebu or sa Visayas? Kapag tinatouch yung leg, parang gusto niya na magkasunod. Parang meron na siyang younger sibling. So sabi, tinext ko siya, sabi ko, bebe ko, kasi we call each other bebe ko, ano ba, you know what that means in Cebuano, na kapag tinatouch ng ganyan, gusto niya na ng younger sibling. Sabi niya, ha? That's so weird, anong connection? Mm-hmm. Tapos malaman-laman ko, mga weeks after that, reveal siya sa Instagram na buntis siya. So, gapang mo. Hindi kasi, sinetag kasi walang waters. Oo. Bago yan. Waters. Oo, diba? Oh, sobra ka sa S. So, yun, nalaman ko, as in talaga nag-react ako, sabi niya, alam niya na daw, pero syempre, hindi niya pa nasabi, kasi hindi niya pa rin naman binanggit kahit kanino. So, yun. So, magiging tatlo na anak nila. Yes. Beautiful children. Hindi na siya magaling mag-draw. Akala ko laging withdraw. Mahilig niya siya mag-pusit. Pusit ba? Di pusit. Hi, Drew. I wanna call you baby ko. Fairness, pangit lang. Pero alam mo yung ano, yung ang bilis ng isip. Ang uwiti niya doon. So, with Drew, tsaka ano. Kaling-kaling mo, Melay. Di ba mo si Carla? Oh, ano diet mo? Ba't ka pa
para pumayat ka bigla. Ito na nga, may namin naiingit dyan ngayon. Hanggang load na lang kayo. Nas, good luck. Marindes. Ang sarap. Diba? The best. Kapitan ano? Gimo. Try natin imukbang yung gourmet mo. Walang kalinganin. Oo, magpapaano ako. Wait. Sige, magpapaano. Kung wala lang talaga yung social distancing kasi, no? Parang budol fight gagawin. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Ay, pa pandemic kasi nato. Pwede naman mag-mask na lang tayo kumain. At least may salaang. So, diba? Ito na yung ano first vlog ni Jimmy. At ang haba-haba, 34 minutes. Oh, wala namang dull moment, diba? Kaya ginawa natin kanina. Tsaka may intro-intro siya, himiga. Sa tas, hi, this is Jimmy Marquez. Oh my God. Oh, diba? Para maiba naman kasi yung sa vlog. Pero saan nagsuggest nun? O, basta ko pa nag-video, cameraman pa. O, basta nung pumasok ako, isend yun sa video. Ito guys, naman kay Tart, hindi talaga namin in-expect na pupunta siya. Mm. Eh bilang chismos ang kapitbahay nga siya. So nakikain siya. Hindi, ito ho, papaliwanan ko kung bakit ako nandito ha. Tama na ma'am. Ano nabigay ka rin ng kasama kagabi? Yeah. Tapos nag-message si Nas. Oh, oh. Eh, go, paano na kami? Tulog-tulog na ako talaga, grab. Inom kasi ako ng anti-allergy, right? Diba? Antihistamine. Mm-mm. Tapos kasi... Allergies pala yan. Akala ko kulang ka sa facial. Ang nangyari kagabi, so, matagal kami ni Chikan sa taas. So, pagbaba ko, andito si... Eh, nag-take na pala siya nung antihistamine. So, sabi ko, let's drink na, ano? Nag-wine kami. Wine lang naman. Isang bottle lang naman ng wine, pampaantok. Eh, di ba... Nakakaantok yung ano, yung anti-allergy na whatever. So, eh, kuminom pa siya ng wine. So, mamaya-maya sabi niya, hindi ko alam anong nararamdaman ko. Alam mo yung gusto ko bang mag-chat, gusto mag-usap sa kanya, pero yung katulong ko mag-ganoon ng ano ba ko, uy? Parang akong ginahasa ng limang ngayon. Naglalaman ko, sabi ko, ay, nag-antihistamine ka pala. Oo, nakakaantok yan. Sabi niya, kaya pala, tatayo siya, ay gano'n, upo siya. Parang bloated ako, hindi ko ba, ano, hindi ako makahinga. Sabi ko, ah, okay. So, pagkatapos noon, hinayaan ko na siya matulog. Nag-ano ako, nag-bathtub ako, nag-bubble bath ako. Wala namang bubble-bubble, sabon lang yun, bubble bath. Meron! Alam mo yung... Yung tide, yun. Hindi, Ariel ginama. Ariel ginama! Kung muna ng Ariel, tide nila muna. Kasi yung ex ko name Ariel. Ariel, ayaw niya. Hindi masyadong mabula. Pero meron yung pag humingi tayo, humingi ako ng pang bubble bath eh. Yung nandun ba na yun? Yes, yun yun. Akala ko hand wash room. Yun yun. They just refill it. Seryosa ba? Yes. Putang yun, sabi ko, ba't nakalagay dito yung hand kasi yun, nakalagay din sa bathtub yung ano, kala ko hand wash yung ginaganong ko. Tapos yun, ganyan yung para sa bubble bath nila. So stupid. Ano yan? Chicken. Raw chicken. Yeah. You should try their ano, oh. Shawmai shrimp. Shrimp, shawmai rice. Later yan for the kineso. Pero ako, I still have a space for this. Yes. Pero bago natin i-end to guys ha, ayan po si Mr. Carlos sa lahat ng mga gustong bumili ng mga food na binibenta niya po. Ah, ipopost na lang namin yung ano niya kasi meron siya parang menu-menu doon eh. Di ba? May nagsend ko sa akin yes. Para po-promote. Check out niya. Oo. Sa lahat ng mga nagbigay po na aming mga food last time sila ni Kuya Sipans Henry, na, Kuya Henry Santos, Sir Jeremy. At saka syempre, Mr. Carlos, follow nyo lang po yung Instagram at Facebook niya. Andun po yung mga menu na dinideliver niya araw-araw. So, si ano, Pandicarpio. Ah, Pandicarpio po. Salamat po sa tinapos. Hindi ko pa na-upload yung video eh. Kasi ang dami po nakas. Ang dami-dami namimigay ng food. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, kasi may magpapadala dapat ang lechon. Kasi sabi, wala ka naman sa social timer. Sabi niya, pagkatap, after na lang siguro ng TV, magpapalitson tayo. Sir, pwede naman dito! Yes, pero ang mga kakain, mga artista yung kakain. Oo, oo, oo. Tsaka hindi may kupromote yun kasi hindi may na-business yun. Ipapadala niya siya ng pera. Ah, okay. So we just have to thank her. So in advance, Ma'am Lynn, thank you so much. Ay, no, Miss Lynn, ganito na lang. Ibigay niyo sa GCash ko. Ako po ang mag... Ay, ma'am, wag na po. Please, utang na loob. Baka mapunta sa amin, let's and let's see. Hindi, isang kilo lang bibili niya, ma'am. Hindi, ang gagawin mo, I have friends kasi na pwede kong kausapin. Ako na, I'll take the risk of going out. Wow! So, hindi makabalik dito, tapos tatlong rapid gallery na gawin sa kanilang swab test.
Anyway, thank you so much for watching, guys. Sa pag-aabang na po, baka hindi nyo na mapanood. Thank you. 40 minutes na po. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood sa amin. At syempre, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang channel ni Miss Jimmy Marquez po. At syempre, meron isang page para naman double yung kita. Like ako me, din, ako din. May YouTube din ako. May YouTube din siya. At saka meron niya siyang Kumukumu. Ayan po. Yes. Kumukuti-kutita. Yung YouTube ko, pumaawa na kayo. Tatlong taon na ata yun. Ano, parang 24 pa rin mga subscriber. Tark Carlos lang nakalagay po doon, di ba? Tark Carlos. Ayan, search po. Tark Carlos at saka Jimmy Marquez. Jimmy Marquez. After, so, J-I-M-I. Yun. O, tapos after nitong, ano, after nitong pandemic, pwede niyo pong gumawa si Miss Tark ng mga sekreto niya kung paano ginawa yung mga gourmet na special churba-churba niya. Luto. So, guys, thank you so much po. Maraming salamat. Salamat po sa amin. Kapitan Dimo, thank you. Kapitan Dimo, salamat. Yes, don't change your channel. We'll be right back. Yes, promise. Kami ang magandang buhay! Ay, pangit na buhay ba? Ay, may lie. Thank you! Bye, guys! Bye, guys!